Pasok na ulit dito sa kaharian, ReiNanay number 2, MG Bedua. Si MG. Si MG Bedua. Nakumanta ng isang linggong. Oo, nagkamali naman ako ng tanong kanina. Sabi ko kung mahal pa niya. Sila na nga pala nga ang nagsasama ngayon. Sila na pala ang nagkatuluyan. Oo, naitanong ko. Kaya pala ang sagot, oo naman, mahal niya. Siyempre naman, mahal mo. Oo, nagkamali ako. Napakaganda po ng inyong gown. Thank you po. Powder blue. Powder blue. Kasing ganda nyo rin po. Oy, parang... Parang ano bang kulay yan? Kasing pogi ni Sir Augie. Oy, sobra ka naman dyan. Parang mint green, baby blue. Ano ba? Baby mint blue, green? Powder blue. Pati, saan po nyo na nakuha yung damit ninyo? Pinayaran po ng kapatid ko. Ay, oh, pasalamatan po ninyo yung iyong kapatid. Mami. Pwede ko pong batiin yung mama ko. Birthday po na niyo. Ay, sige po. Dito po. Dito po kayo tumingin. Ayan. Batiin Ay, po mama, ninyo. Ay, mama. Happy birthday po. Happy birthday po. Mahal na mahal ka po namin. At salamat sa gown, sis Lynn. Ayan. Diba? Oh. Enjoy lang kayo dyan sa garay. Oh. Nay, kamustang pakiramdam ninyo? Ready na ba kayo? Okay naman po. Ready. Ready. Sige, tawagin na natin. Ito na po ang inyong bisita. May katanungan para sa inyo. Sino kaya? Pasok! Aba naman! Ito na si Lito Lapid ng Buhay ni MG! Si Dindo Dupra! Hello po, Sir Dindo. Si Sir Dindo, yung nagsabing, kabayan, dito muna kayo. Di ba? Mukha bang Japanese si Sir? Hello po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Iba style ninyo. Pang action star. Nay, how are you? Okay lang po. Medyo kabado. Okay, bigla kayong kinabahan. Naku. Hindi ko kasi in-expect na siya kasi akala ko po yung anak kong panganay ang bisita. Ganun po ba? Sir Dindo, ano pong masasabi ninyo sa inyong esposa na napakaganda? Proud na proud ako sa'yo, sa mga ginagawa mo. Basta, andito lang ako lagi nakasuporta sa'yo. Ano po ang katanungan nyo? Sa 14 years natin magkarelasyon, hindi pa rin ako matanggap ng anak mong lalaki. At pakiramdam ko, wala siyang balak tanggapin pa ako. Alam mo naman na hindi kami magkakasundo. Dahil doon, hindi tayo makapagsama sa isang bahay. Hanggang kailan tayo magiging ganito na magpartner pero hindi magkasama? Ay, Diyos ko. Ito na yung tanong na hindi ko kayang sagutin. Alam mo pa, malalaki na kasi yung mga anak ko nung makilala ka nila. Tsaka, iba-iba yung katangian ng mga anak. May anak na nakakaunawa, may anak din na hindi nakakaunawa. So, ang hirap para sa akin bilang ina, para akong nasa gitna ng nag-uumpugang bato eh. Ang hirap para sa akin. Kaya, iniisip siguro nila na yung galit ng anak ko, dinadaig ng selos. Kaya siguro ganun yung ano niya sa'yo. Kaya, iniisip nila na mawawala ako sa kanila kasi ikaw at si Denise na ang future ko ngayon. Pero hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanila, alam mo yan. Kahit na nasa edad, nasa tamang edad na sila, hindi ko sila kayang iwanan kahit kasama ka namin. Kasi nakikita ko hindi pa sila stable sa mga buhay nila. Kaya ang pakiusap ko na lang sa'yo, tulungan mo akong magdasal para tanggapin nila yung relasyon natin at magsama tayo ng masaya bilang isang pamilya. Kasi hindi naman tayo nagkulang bilang magulang. Hindi tayo nagkulang sa kanila.
Well, hindi tayo perfectong magulang sa kanila, pero yung pagmamahal natin, patuloy pa rin yun sa kanila. Inay, thank you! Parang nararamdaman ko yung siguro hinaing no, ni Kuya Dindo. No? Actually, mas matanda ako sa'yo, pero Dindo na lang. Merong kang tampo. Parang ganun ba ang nararamdaman mo? Napoprustrate ka, no? At may kalungkutan kang nararamdaman na hindi, parang sa tingin mo lang na hindi katanggap ng kanyang mga anak. Pero diba mahal mo naman si MG? Opo. At gagawin mong lahat? Opo. Diba? Opo. Diba, Dindo? Baka maaari mong sabihin sa kanya na ano kaya ang pwede mong sabihin sa kanya para mapanatag din naman yung kalooban niya na kasi ini-explain niya, hindi... Siyempre, mga anak niya yun eh. Ang masasabi ko lang po ay hintayin ko yung kung kailan niya ako tanggapin bilang ako ng kanyang anak. Kasi hindi ko naman, mahal ko naman yung kanyang mama, sa total hindi ko naman sila pinabayaan. Ang masasabi ko lang sa kanya, sana matanggap niya na ako. At itinuturin mo naman din siyang parang anak mo, hindi ba? Opo, opo. Mm-hmm. So siguro, hintayin na lang natin yon. Yung pagkakataong yon, no? Oo. At saka gusto ko rin malaman kay ReiNanay MG na alam po ba ni Sir Dindo yung saloobin ng inyong panganay na anak? Kung bakit po umabot dun sa punto na nagkasamaan ng loob? Napag-usapan niyo po ba nang magkakaharap kayong tatlo, kasama po yung anak ninyo? Actually, yung pangalawang anak ko po ang may problema sa amin. Eh. Ah, yung pangalawa po? Opo. Okay po. So, hindi po yung panganay? Hindi po. Okay. Sinabi po ba niya sa inyo kung ano yung dahilan, kung bakit yun yung nararamdaman niya? Yung mga anak ko kasi, Ma'am Ami, hindi sila open sa akin eh. Mm-hmm. Hindi sila open sa akin. Mga secretive sila sa akin. Oh, baka ito na nga po yung pagkakataon para medyo mabuksan ng konti yung issue na yan, mapag-usapan po ninyo para din maging klaro at alam din ni Kuya Dindo kung saan siya lulugar bilang ama dahil kayo po ay meron ding anak na isa. Nakapatid po, nung dalawa pa po ninyong anak. Yung bunso po namin. Oo. So kailangan talaga ng pag-uusap at pagkakaunawaan. At saka ang hirap sa mga panahon ngayon, di ba? Kasi yung mga ganyang klase, parang kailangan ng bonding. Eh, yes. But ang problema ngayon ay nasa pandemya tayo. Totoo. Diba? Ang hirap magkaroon ng pagkakataon na magka-banding-banding tayo. Baka pwede nating gawa ng paraan. Oo. Na hindi kaya pwedeng FaceTime, ano ba tawag yan? Oo. Mag-Zoom. Mag-video call kayo. Mag-video call tayo. Mag-usap-usap. Kasama nyo naman po sa bahay ba yung mga anak nyo pa ho? Opo. Ah, kasama nyo pa rin naman pala. At kayo naman po, Kuya Dindo, ay nakakabisita. Nakakabisita naman po ako sa kanila. Ayun naman pala eh. Oo. Nagawa, na-try nyo na po ba rin, Nanay MG, na mag-usap-usap po kayo? Hmm. Hindi pa naman po. Baka yun ang kulang. Baka yun lang ang kulang. Oo. Baka kasi, yun din po ang inaantayan, no? Oo, kasi hindi nila lubos na kilala ang pagkatao ni Dindo. Oo. Hindi po eh, kasi one time na nadatnan niya sa bahay ito. Ito? Ito? Kumakagano naman si nanay. Ito? Ay, syempre. Oh. Nadatnan niya sa bahay. Nagwala. Hindi nga po. Kasi kailangan po ninyong ipaliwanag sa anak ninyo kung sino si Dindo at ano si Dindo sa buhay po ninyo. Kasi hindi naman po pwedeng parang nagkagulatan lang na dumating at nadatnan eto. Hindi naman po pwedeng ganun. ReiNanay. Nagkasama naman po kami dati sa ano. O nga po. Pero syempre, ang mga bata din po, gusto rin po nila ay nabibigyan sila ng parabang sapat din na ano bang tawag doon, respeto din. Pagpapahalaga. Na ipapaalam po ninyo na gano'n, na meron na pong bago sa buhay ninyo. Kasi ako noon, nung dumaan din po ako sa ganyang stage, sinabi ko rin po yun sa aking anak. Na, o anak, eto ha, si mama, meron akong
nakilala, meron kaming relasyon, at baka ito na yung susunod kong magiging asawa. Eh siya nga ang nakatuluyan ko, siya ang napangasawa ko. Kinailangan kong sabihin yun sa anak ko para mas maunawaan niya. At ang sagot niya sa akin, nung sa edad na 10 years old siya, sabi niya, Mama, as long as mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan, susuportahan kita. Yun po ang sinasabi ko. Kailangan din po ninyong ipaliwanag sa anak po ninyo. Huwag po tayong parang mag-a-assume na, hindi, okay na yan, nakita niya, intindihin niya, yan na yung ama niya, yan ang bago niyang ama. May nagugulat din po kasing mga bata. Mm-mm. So yung damdamin nila, baka hindi pa huhanda. No po, wala namang masama kung itry natin, ReiNanay. Kilala naman na po nila eh. Kilala niya na, hindi ko alam kung anong pinagpuputok ng butsi niya. Kaya kasi nga po, malalaman po natin yun kung mag-uusap po kayo. Pinagpuputok ng butsi. Oo. Ilang taon siya? Tsaka yung pong mga, 31, yung anak po ninyo. Okay. Eh nakakaintindi naman na nga kaya po nga yun. Pero siguro baka kailangan lang ng mahinahon na pag-uusap. Parang feeling ko ayaw nila akong maging masaya, ganun. Hindi nga ho po pwede nga, Nay. Hindi nga ho po pwede kayong mag-assume. Ano ba tawag doon? Oo, hindi kayo pwedeng, kung hindi nyo po tatanungin muna sa kanila, o anak, ano bang nararamdaman mo? Okay ba sa'yo? Pakinggan nyo rin po sila. Baka naman nanonood din yung pangalawa mong anak ngayon. Baka gusto mong kaligitin ng konti. Tsaka huwag nyo na sabihin yung, ano ba ang pinuputok ng butsi mo? Huwag nang ganun, mother. Huwag naman ganun, anak. Ito na si Dindo. Huwag naman, bakit laging butsi ang pumuputok? Bakit ganun? Hindi ko, kasabihan ng mga matatanda. Kasabihan. Baka okay. Gusto mong nasa kausapin. Nasa work po siya ngayon eh. Nasa? Nasa work sa tagi. Opo. Nasa work. Pero I'm sure mapapanood niya ito eh. Baka gusto mong kausapin man lang. Hello, Nak. Hmm. Okay ka lang dyan. Kalma ka lang. Baka naman kasi ganun sila talaga mag-uusap. Si Nanay, ganun talaga sila mag-uusap. Ganun sila talaga mag-uusap. Siguro lang, Nay, baka kailangan nyo lang din medyo, ibababad ko kayo sa washing machine ng konti para lumambot kayo ng konti. Lagyan ko na maraming fabric conditioner. Ganyan, lambot-lambot ng konti para din baka mas maunawaan kayo ng anak ninyo. Parang yung ini-explain mo, Ami, nakukuha talaga sa magandang usapan. Yes. Diba? Nasa paraan ng pakikipag-usap yan. Yun lang, Nay. Baka mas maintindihan pa niya kayo. Tsaka baka magulat pa kayo na naiintindihan naman pala ng anak ninyo. Mm-hmm. Inaantay lang na kayo ay magsabi. Ano po? Hane? Opo. Ibababad ko pa ba kayo sa washing machine? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Gets at, na. At si hindi Kuya Dindo naman ay love na love kayo. Oo, love na love kayo. Gaano mukha mahal si ReiNanay Dindo? Mahal ko po siya hanggang sa kamatayan. Ayun naman. Iba kita din, mo. Nakita sa terminal sa Dubai ngayon na inandito na. Tapos biglang sumulpot. At nakailang kape. Ayan. Pero gusto ko po yung sinabi niyo, ReiNanay, na magtutulungan kayo na ipagdasal na sana nga po ay matanggap. So pagdarasal, kasama ang komunikasyon, at medyo kalambutan ng puso ng konti para maayos po yan. Maraming salamat kay ReiNanay number 2, MG Bedua, at sa iyong partner na si Dindo Dupra. Salamat po, Nay. Ayun. Ang ganda ng shinare mo. Ganda na, di ba? Ha? Kailangan ng konting papalambot lang. Oo, natatouch ako doon sa mga shinishare mo. Ganyan? Hindi, malay mo, narinig din nung kanyang pangalawang anak yun, yung shinare mo. Oo, and I'm sure willing naman yung anak ni ReiNanay MG na mag-usap sila at unawain yung kanyang nanay. Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reina ng Tahanan!